Na-notice nyo ba? So, lahat ng yan may application yan ng mathematics. So, punta na tayo ngayon sa next. Ito, panoorin nyo na lang itong isang video para magkaroon kayo ng konting idea tungkol sa mathematics in nature. Okay, yung topic natin ngayon. Mathematics is the queen of sciences. There's mathematics everywhere in nature. Show a place, a thing, matter, energy, force, etc. Wherever there are numbers, mathematics is there. And numbers are everywhere. Therefore, mathematics is everywhere. The planets go around the sun in precise orbits. The sun goes around the universe in a precise orbit. The electrons go around the nucleus of an atom in precise orbits. There is an order in all this. Wherever there is an order or rhythm, there is mathematics. Mathematics is in light and mathematics is in sound. Mathematics is in order and also in disorder. The chaos theory is an example of mathematics in disorder. Mathematics is in the predictable and also in random. The shape of a flower, leaves, fruits, almost everything can be expressed as ideas in mathematics. They say that beauty is in the eyes of the beholder. Yes, it is so. But a thing or music set to the golden standard or the golden ratio is universally appealing. There's the Fibonacci series in nature. The structure of a shell of an oyster is an expression of the Fibonacci series. Nature has made the insect called cicada to reproduce in 13-year cycle or a 17-year cycle. The numbers 13 and 17 are prime numbers. Because of this, cicada experiences lesser predator attacks. In short, we can say that mathematics... Okay guys, so nakita nyo ba yung nature sa mathematics from our solar system to our surroundings, okay? And so on and so forth, applications. So, napakadami. So, lahat yan madadaanan natin dito. May mga examples, okay? So, before anything else, yung pre-test nyo, guys. So, pupunta lang kayo sa ating Google Classroom. Mapapansin nyo na meron doong nakapost na pre-test. So, pwede nyo yung sagutan. Sagutan nyo yung pre-test na yon nang hindi nandadaya. Okay, kasi yung sagot niyan, guys, ay nasa end ng ating module. Kasi yan naman ay, ang grade naman yan is 100 lang agad. Ano ba, may sinubmit ka, 100 ka na. Ibig sabihin nun, perfect ka na sa class participation niyo yan. Pero hindi yan magre-reflect sa ibang scores niyo. Kasi dyan, i-measure ko lang kung ano ba yung prior knowledge niyo sa ating topic ngayon at doon sa magiging knowledge nyo pagkatapos natin i-discuss yung topic. Okay, so pwede nyo yan sagutan by clicking. Alam nyo na ba kung paano sagutan yan? Kiklik nyo lang yung nakapost doon sa ating Google Classroom. Then, pwede na kayong gumamit ng Microsoft Word. Answer only na lang, guys. Halimbawa, sa una, letters yung ilalagay nyo, di ba? So, number one, A, 2. Susulat nyo lang kung ano yung letters. Answer on din na lang sa isang Microsoft Word. Okay? So sabi dito, time allotment, 30 minutes. So sagutan na natin. Sagutan nyo na. Start na. So kukuha kayo ng, meron ba kayong Microsoft Word dyan na magagamit? Tapos i-attach nyo na lang. Kung hindi kaya. Tapos na po yung iba.
kami nakapagpasa sir, tapos na. Sir, rin po ako sa Google Classroom. Nakapagpasa na po, sir. So doon sa mga hindi pa nakapag-practice. Pero sir, na po ako doon sa tanong mo sa number 5. Ano? Natuwa ako doon sa tanong mo sa number 5. Number 5? Ano ba yung tanong doon sa number 5 na yan? What does not belong to the group? What does not belong to the group? So doctrine. Ang ano mga heroes. FYI, hindi ako yung gumawa nitong module. Galing to sa main campus, binigay lang sa amin, okay? So, nga, maganda, ano nga, makatuwa yun, ano. Okay? So, yung sagot niyan, guys, may kita nyo sa, noong sa dulo ng module. So, pwede nyo nang checkan yung sarili nyo. Halimbawa, nasagutan nyo na, sa inyong free time, pwede nyo nang checkan. Pero, checkan ko din yan na ako lang, okay? Tignan ko ano yung tama o mali nyo. Basta ang mahalaga, makapag-submit kayo. Kasi, equivalent yan sa isang participation sa klase. Okay? Sir? Anong tanong? Need na po siyang ipasa today po. Ayun, so siguro hindi ko muna ano sa inyo. One week din yung ano niya, yung palugit niya katulad nung mga sasagutan niyo. Kasi iba sa inyo, baka hindi pa magawa okay. Ngayon eh. So yung mga hindi pa nakapagpasa, okay po, dapat thank you po. One week mapasa niyo ha. Pero be honest na lang, okay? Kasi kakunin ko din yung difference na natutunan niyo. Gusto yung una niyong alam sa matututunan niya, okay? Punta na tayo ngayon sa module nyo. So kung na-download nyo yung module nyo, pwede nyo akong sabayan or dito na lang sa screen, may kita naman. Discuss natin. Kasi dapat i-discuss muna natin bago ipapagawa sa inyo. Ayan. So, yan. Duration, 12 hours. Nakikita ba? So, 12 hours to guys. Ang ating meeting ay 33 hours, tama? Kada week, meron tayong 3 hours. So, kung 12 hours to guys, ang mangyayari dito ay ilang meetings yon? 12 divided by 3 is 4. So, hindi natin matatapos itong isang module sa ngayong week. Okay? So, kung ano na yung matatapos natin, hati-hatiin natin yun sa 4 meetings kasi 12 hours ito eh. Okay? So, overview of the unit. Okay? Ayun, ano natin siya kanina, daanan natin. Punta na tayo ngayon sa eto, yung tapos na rin assessment. Pasa nyo na lang next week yan, ha? Ang deadline niya next week. So, kayo na bahala mag-assess sa sarili nyo. Although, i-assess ko rin naman yung mga sagot nyo. Okay? Eto yung mga scores. Ayan, punta tayo sa nature of mathematics. So, let's start. Lesson 1.1. Ayan, medyo join pa. Okay? So, kada lesson, meron din siyang objective. Sa lesson na to, kay 1.1, we will describe the types of natural patterns, distinguish the other types of patterns from another, create an artwork or design using patterns. So, mag-art din kayo dito. Di ba? So, iniisip nyo na pag math, puro solving lang. Hindi, may art din. So, analyze logic and number patterns. So, makita nyo bakit ganun. So, most of the concept of mathematics is that it is all about numbers. So, hindi puro numbers lang, guys, ang mathematics. Okay? There is so much to it. Kasi dito, pag-aaralan natin yung nandito sa may kulay yellow na paper dito. So, sabi, a study of patterns. So, mathematics is a study of patterns. Language. So, language din yung math, hindi lang yung English language or Filipino language. So, a set of problem-solving tools. Ayun, common sa math yun. Pag-solve ng problems and a process of thinking. Kasi nga naman, more on problem-solving. So, mag-iisip talaga kayo dito. And of course, an art. Okay? Kasi meron tayong mga patterns. So, punta lang tayo ngayon sa unang part, yung patterns nga sa nature. Okay? We see a great diversity of living things all around us, from microscopic to gigantic, okay? From simple to complex. So, yun nga guys, yung mga creatures na yun, halimbawa na lang sa video kanina, napansin nyo ba yung snail, di ba? Given din yung snail, napansin nyo, yung shell niya, lumalaki siya according doon sa tinatawag na Fibonacci sequence, okay? So, ano ba yung Fibonacci sequence? Ayan, madadaanan natin ngayon yun.
So, isa siyang pattern or sequence din na tinatawag. Okay? So, ano pang mga patterns? Di ba, ang dami doon kanina sa video. O yung sa petals, meron din siyang sinusundan. Okay? So, patterns in nature are visible regularities of form found in nature, natural world. These patterns occur in different contexts. And sometimes yun, pwede natin siyang i-represent o kaya pwede natin siyang i-model mathematically. Yun. Ito yung mga types ng natural patterns. Yung tinatawag na symmetry. Pag sinabi mong symmetry, symmetrical, ibig sabihin equal yung nasa left kay right. Okay, kaya nga napansin nyo, itong mga shapes na to, si square, star, triangle, and arrow, binabisect lang siya o inahati sa gitna para magkaroon ng equal parts. Okay, so ano ba yung mga examples sa real life ng symmetry? Di ba yung mga buildings, dapat naman equal yung nasa left tsaka sa right. Kasi pag hindi, pwede siyang, matumba siya or magkakaroon siya ng weak structure. Dapat balance. Okay? O yung mga pyramids, di ba? Ano siya? Equal yun. Ano pa? So yung mga reflection, nakita nyo yung mga reflection nyo sa water. So they are in symmetry. So next naman yung spiral. Ano yung spiral? It is a curved pattern that focuses on center point. So mga curved pattern siya guys na may center. So alam nyo ba yung tinatawag na ripples? RIPPLES, ripples. So yun naman guys yung iba pag pumatak yung ulan sa may tubig, yung tawag doon ay ripples, yung ginagawa niyang reaction. So doon. So those are series of spiral shapes, right, na may center, of course. Ano pa? Ito naman tinatawag na meander. Ano yung meander naman? It's a series of regular sinuous curves. So pag sinabi mong sinuous, siyang sinusundan na pattern. Okay? So bends, loops, turns, or windings in the channel of a river. So karaniwan, nakikita siya sa mga bodies of water tulad ng stream, river, and other water courses. Okay? So dito may mga pictures dito na makikita natin. Next naman yung cracks. O, ano yung cracks? Are linear opening that form in the materials to relieve stress. Kasi nga naman, pag isang material ay may cracks, sabihin, nag-react siya mula doon sa force na tumama sa kanya o yung stress na yun. Okay? So the pattern of cracks indicates whether the material is elastic or not. Ano ba yung kabaligtaran ng elastic? Di ba pag elastic, hindi nagka-crack. Kasi yung goma, kahit ipalo mo yun, o pitikin, paluin mo, hindi siya nagka-crack. So elastic siya. Ngayon, anong kabaligtaran ng elastic? Yung brittle, halimbawa na lang yung jar. Di ba brittle siya? So marupok, o sino ba yung marurupok dyan? Okay? So pwede kayong magka-crack. Mga marurupok. Okay? So stripes is a line or band that differs in color or tone from an adjacent area. So sa stripes naman, pag sinabi mo kasing adjacent, ano sila? They are following in the same line, okay? Adjacent sila, okay? Following the same line. So this may be line or direction or position. So this may be seen in various living things, especially animals. Ito na yung mga pictures, guys. Yung sa symmetry. Ito, di pa tayo nakakita na ito, Amazon. Kasi di pa tayo nakapunta sa Amazon. So, isa siyang lilipad. Tapos, si butterfly. Okay? So, ibig sabihin lang, equal yung kay left and right. Si dragonfly din, di ba? Pag hinati mo siya sa gitna, equals yung two sides. Then, sa spirals. Ayan, yung aloe vera. Sino nakita? Ayan pala, may mga spirals siya. Then, yung tendrils. Okay? Ano itong tendrils na to? Diba part siya ng isang halaman? Okay? So, navy red flower. So, may red flower pala. Ayan, may mga spirals siya. Then, itong millipede. Sabihin ng millipede, marami siyang paa. Mas marami siyang paa kaysa sa centipede. Kasi pag sabi mong centi, abbreviation siya ng centi 100 yun. Pag mili kasi, mas marami. Okay? O millions, di ba? Next naman is
chameleon tail. O, makita nyo, spiral din yung buntot ng chameleon. And then, yung ram's horn, horns. Ayan, naka-spiral siya. So, yung minder, ito na nga guys, yung kanina yung minder na tinatawag, yung sa mga lakes. Okay? Hindi lang siya sa lakes, pati sa roads. Mapansin nyo, kapag ganun, pa-sigsag-sigsag siya kung tawagin. Okay? So, minder siya. So, cracks. Ayan na nga. Dahil sa stress na na-apply, nagka-crack yung mga brittle na bagay. Katulad nitong itong lupa. Okay? Then, itong cellphone. O, stripes. Ito, napakadami. Sa mga isda, sa zebra, okay? Sa tiger, and ito, paru-paro siya. Heliconius charitonia. Diba? Iba yung pangalan. So, scientific name. So, kung gusto niyo pang explore yung side ng mathematics na yon, ito, madami siyang videos. Pwede nyo yung i-copy-paste sa inyong mga URLs. Sa inyong URL place ng inyong browsers. Okay? So, napakadami niyan. So, here are some notes. Okay? So, sabi, some patterns cannot be seen. So, yung ibang patterns daw guys, hindi natin nakikita. Yung mga kanina kasi nakikita natin. Okay? Kasi they are already parts of human experience. Like, for example, the water cycle of evaporation. Siyempre, yung maliit na detail na yun, hindi mo na mapakikita yun. Condensation and precipitation. With this knowledge, people were able to understand the world. Okay? Sa pamamagitan niyon, naintindihan natin ng mas mainam pa yung ating mundo. Okay? Bakit? Kasi nakakapag-forecast ng weather na tayo, climate, yung water resources, paano ba natin na maintain, and the ecosystem's health. Okay? So number two, regardless of the purpose by which natural patterns serve, such as for camouflage, for adaptation. So kahit ano pang maging purpose ng natural patterns na yon, guys, ay ano, they are all considered to be closely related to mathematics. So meron siyang mathematics na application. Okay? O halimbawa na lang yung napansin niyo ba yung kulay puti na nasa kalsada? 'Di ba sa mga highway may mga stripes na puti doon? Para saan kaya yun? Mapapansin nyo, pare-pareho siya ng size, ng distance. So, ang tawag sa kanya ay Rumble Strip Road. Yun naman ay para gisingin yung o pukawin yung atensyon ng driver na malapit na siya sa intersection. So, isang pattern yun sa paligid natin na gumagamit ng mathematics. Diba? So, next naman is yung other types of patterns. So, aside from the natural patterns, meron tayo yung tinatawag na four main types of patterns, okay? Which you are familiar or not. So, unang pattern doon ay yung logical pattern. So, ano may logical patterns? So, through logic reasoning naman siya, guys. And pattern observing, okay? They are the first two math standards. So, ayan, standard siya ng math. So, ito yung pinakagamit na gamit, guys. Kung bakit dito tayo nagbe-base. Which are the most important measure of IQ. Yun, kung minimeasure intelligent quotient nyo, doon yun nakabase. And the core component of many careers, kasi nga fundamental, ibig sabihin, doon tayo nakabase ng mga complex abilities natin through mathematics. So next, logical patterns are usually the first to observe since making categories or classification comes before numeration. Okay? Kasi yung nga naman yung una natin i-consider bago yung pag-numerate ng mga bagay-bagay. Ano ba? For children, logical patterns include studying shapes and colors. Para naman sa mga matatanda, aptitude test na ito. Okay? So, pag mag-a-apply ka o pag mag-enroll ka sa isang school, lagi yan guys, may aptitude test para sukatin yung IQ mo nga. Okay? Intelligence quotient mo. Or yung capability ng utak mo. Okay, to identify logic patterns, you have to look on these four things. Yung una ay yung rotating shapes. So, ano ba yung mga umiikot shapes? Increase and decrease in numbers of shapes or patterns. So, ano ba yung nababawasan yung nadadagdagan? Number three, ano ba yung mga alternate patterns o yung colors and shapes? And last, ano ba yung nagmi-mirror ng mga images and
reflections. Kasi nga, itong example natin, o nasa pre-test niya rin yan, okay? So, isa siyang aptitude test, okay? In solving problems in logical reasoning, kasi nga, alam ko na-try nyo na ito eh. Diba? Doon sa mga entrance exam, may logical reasoning. So, alamin nyo lang kung ano yung hinahanap. Halimbawa dito sa number one, identify the odd one out. Ibig sabihin, i-identify nyo lang yung isa, kasi sabi one eh, yung isang hindi nabibilang sa grupo. So, by looking that guys, ano yung mga mapapansin nyo? So, napakadami nyo yung i-consider. Yung kanina na nasa unahan. Okay? So, sabi dito, yan o, you may notice that there are 3 or 4 items inside the square. So, una yon, yung bilang ng mga shapes or ng mga items. So, you should ask yourself if it is important. So, importante ba siya? So, hindi siya importante. Bakit, guys? Kasi, halimbawa, sa una, meron kang rectangle. Sumunod naman, square. Sumunod, arrow. So, 3 siya. Tapos, mapapansin mo, halos lahat siya, 3. Pero yung letter C, nakita mo, up yung shape niya. Pero, hindi lang siya nag-iisang apat. Meron ding apat dito sa letter G. So, ibig sabihin, hindi yun importante kasi magkakapareho sila eh. So, ang hahanapin natin, guys, nakatangian or characteristic, yung wala siyang kapareho. Okay? So, on a closer look, you may also find that the largest shape is gray. So, makikita mo rin yung pinakamalaking shape daw ay gray. Okay? So, may gray ba dyan? So, dapat blue. Okay? Blue dapat yan, guys, kasi wala namang gray. No. Pinakamalaking shape ay kulay blue. Okay? While the bottom shape is black. So, mapapansin nyo, yung mga shapes daw na nasa ilalim ay color black. Pero, merong isa sa kanila na yung bottom shape niya ay hindi black. Sino? C, letter C. Kasi mapapansin nyo, guys, na siya lang yung walang color black na shape sa ilalim. Gets? So, yun yung magiging sagot nyo. So, yung kada aspect na yun, guys, isa-isa inyo. And you should be quick kasi yung mga ganitong test, mga aptitude test, time-limited lang siya, time-bound siya. Okay? Meron lang siyang oras para sagutan. Okay? So, number 2, identify the missing square. So, how can we identify it? So, yun nga, yung mga pattern. So, mapansin nyo dito sa una, yung una nating figure ay mirror lang siya nung pangatlo. Okay? Papansin nyo, mirror lang siya. Okay? Kaya nga dito, sinabi dito sa explanation, ayun o. So, yung position niya, relative position rule. Okay? So, dapat alamin nyo rin yung mga positions ng mga shapes na nasa loob niya. Tapos yung movement rule. Okay? Yung mga square niya, it moves around, inside the box, okay? For each box. In the clockwise direction, okay? So, clockwise. So, katulad siya ng direction ng ating mga orasan. Clockwise. Then, the last is, the arrows in the first and the third columns are reflection of one another. So, considering this, so ang sagot ay letter C. Bakit C? Kasi nga naman, mirror lang. Mini-error, okay? Mini-error niya itong si Arrow. Dito sa isang side, napunta si Arrow doon sa kabilang side. Okay? So, yung mga consideration na yun, guys, yun yung dapat nyo tatagaan pagdating dito sa mga aptitude test na ito. Then naman, sa number 3, which frame comes next? Dito. So, mapapansin natin na kada frame ay merong black and white na squares. Okay? From top to bottom. Okay? Tapos yung mga number of square na yon ay pataas kasi una ay 3, sunod 4, sunod 5, tama? So 6. So nag-i-increase siya. So malamang ang maging answer natin dito is A. Bakit A? Kasi ito kasi 2, 4, 6. So dapat ang susunod 7. Tapos napansin nyo rin na alternate yung color niya. Sa unang figure, black. Sunod naman white. So alternate. So yung pinakahuling color ay white. So, dapat magiging black naman yung pinaka-upper upper side nung anong figure. Okay? So, yun guys. So, which frame will complete the statement? Okay? So, ano daw yung frame dito sa ABCD yung makakomplete? So, sabi dito,
you have to consider the rotation of the elements. Kasi nagro-rotate siya. Anong rotation niya, guys? Counter-clockwise. Kasi mapapansin nyo, yung mga shaded square sa loob ng isang square or ng figure, ay gumagalaw siya, pati yung mga hindi rin naka-shade, gumagalaw siya into a counter-clockwise direction. So, ang magiging sagot dyan ay C. Kasi nga naman, ito, mamove siya ng isang, kumbaga ng isang movement. Okay? Counter-clockwise. Next is, number 5, which figure completes the grid? O, dito naman guys, ang i-consider natin dito is yung per columns. Okay? Or per rows. Kasi sabi dito, the first and fourth columns contain one shape only. Kasi ito yung first column, di ba? Yung circle, shaded diamond, shaded moon, and square. So, mapapansin nyo, yung mga shape na yan ay nasa last column din. Okay? So, ito, sabi nito, first and second rows contain one shape only. So, I think mali nakalagay doon. Hindi si first row, first and second row ang meron din one shape only. Sino yung merong one shape only dapat? Dapat si first row at saka si fourth row. Kasi mapapansin nyo guys, yun yung magiging answer natin eh. Okay? Kasi dapat si first row magiging meron din siyang mga shapes ni fourth row. Okay? Kasi mapapansin mo, hindi naman equal yung shape. Dito kay first row, wala siyang moon. May second row, may moon siya. So, mali di. Ewan ko ba ganyan yung nakasulat. Dapat, first tsaka fourth dapat yan. Okay? So the diamond and crescent moon shapes are dark whites. The circles and the squares are white. So, mapapansin nyo rin yung mga shaded niya, guys. Okay? So, dapat consistent yung shaded niya. Kung nakashade din sa una, dapat shaded din siya dito yung magiging answer natin. So, we will divide the columns by rows or by four groups of four squares and look for the relationships. So, pag nakita natin yung relationships niya, okay, pwede natin siyang sagutan. Sabi nito ang answer daw is si A. Bakit si A yung answer? Kasi nga naman, pag finit mo si letter A dyan, magiging equals na ngayon si first row kay fourth row. Tama ba, guys? Tapos magiging equal na ngayon si second row kay third row. Tama ba? So, pag may tanong, magtatanong ha. Okay? Next, geometric pattern. So, ito naman more on design na tayo dito, guys. So, these are the collection of shapes repeating or altered to create a cohesive design. Okay, so, ano kayo? Business administration, major in marketing. So, mahalaga ito sa inyo, guys. Halimbawa, makapag-apply kayo sa isang company kung saan magiging part kayo ng isang advertising team. Okay, so kung mag-advertise kayo, kailangan nyo ng design or gagawa kayo ng packaging materials ng isang product, kailangan nyo i-consider yung design. And you can also consider geometric designs kasi meron siyang kagandahan. Okay? So ito, yung tinatawag na tessellations. Ano ba yung tessellations? Yun daw yung repeating patterns of polygons. Cover a plane. Kaya dito sa example natin ay, honeybees. Oh, may nakakaalam ba sa inyo bakit yung pareho yung shapes niya tsaka pare-pareho yung measurements niya? Kasi pare-pareho daw yung measurement tsaka yung shapes obviously pare-pareho. Kasi yung purpose daw nun guys para to evenly distribute the honeys, okay, to the bees, yung pagkain nila. Kasi nga naman, para pag kumain sila, evenly distributed yung pagkain nila. O next naman dito, na example, ay yung kaliskis ng isda. Para saan ba yung kaliskis ng isda? So yung kaliskis ng isda, kaya siya ganyan, form niya, para matulungan niya yung isda na maging slicker. Pag sinabi slicker, mas madulas siya sa tubig para makalangoy siya ng mas mabilis. Okay? Kaya ganun naka-design yung fins niya. At saka para protektahan din siya, protektahan yung balat niya sa other things na nasa environment niya. Okay? So, those are examples of tessellations. Okay? So, here, it may be a regular tessellation composed of regular polygons. So, ito yung mga example pa.
yung mga regular tessellation, semi-regular, or the demi-regular tessellations. Okay? So, itong tatlo na ito. Yung una, bakit siya tinawag na regular tessellation? Kasi it has regular polygons lang. Okay? Ano yung mga regular? Kasi dito naman, semi-regular, papansin nyo, may iba na siyang shape. May two or more regular polygons na. Okay? Kasi sa una, isa lang kasi yung polygons niya, which is triangle lang. Samantala sa pangalawa, made of two or more na siya. Tapos sa huli naman ay demi, kasi nga marami na siyang polygons, kaya nga siya tinawag na polymorph. Marami siyang shapes na ginamit. Next naman, ano yung fractals? So fractals are mathematically construction characterized by self-similarity. Okay, so makikita natin na meron siyang pagkakatulad sa sarili niya. Okay, so two objects are similar, self-similar if they can be turned into the shape by stretching or shrinking and something rotating. Okay, so yung isang object daw natin or the two objects natin ay pwede natin sabihin na similar siya kung itutwist mo siya or pipisilin mo siya or babaguhin mo siya gamit ng isang force sa isang magkaparehong direction tapos ang kakalabasan niya ay parehong form lang. Okay? So they are some of the most beautiful and most bizarre objects in all mathematics. So bakit? Makikita natin yung example dito yan, ha. So this means as one of the examines finer and finer details of the object. Kasi dito sa pamamagitan ng fractals, ayan, minamagnified natin yung area. Okay? Oh, ito yung mga famous fractals, itong Sierpinski, Pascal's and Koch snowflake and fractal tree. So una natin yung Sierpinski triangle. Ano ba 'to? So dito sa Sierpinski, mapapansin nyo, ayan, drawing siya, guys. Una, isa siyang shaded triangle, okay? So sa loob niya, nag-drawing pa ng inverted triangle. Then sa mga sides noon, nag-drawing pa ulit ng tatlo inverted triangle. So ganun si Sierpinski, guys. Hanggang mapunta siya dito sa pinaka-detailed design. Okay? Sa pinaka-detailed design niya. So ganun, si fractals. Okay? Under kasi si Sierpinski ni fractals. Inuulit niya, inuduplicate niya yung sarili niya hanggang makagawa siya ng isang unique design. Okay? Next naman, si Pascal's Triangle. Si Pascal's Triangle, isa siyang meron siyang numerical coefficient of binomial expansion. So ano ba yung binomial, guys? Pag sinabi yung binomial, two terms. Ayun, doon na papasok yung mga equation. Okay? Meron tayong two terms, halimbawa, A plus B, so two terms yun, i-expand natin ngayon siya. So meron siyang sinusundan na formula. Ito, the triangle below shows the coefficient of the quantity x plus y raised to 0, so 0 up to 15. Okay? So kung ano mo yung value ng x and y, i-raise natin siya from 0 to 15. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 15. Then, ipa-plot lang natin siya dito. Pag na-plot na natin yung mga values niya, ito, merong instruction. Sabi dito, ayan. Ayan, isi-shade natin. Ayan, isi-shade natin yung mga odd numbers. And syempre, naka-shade din yung mga even numbers. Kaya mapapansin nyo, lahat ng even tsaka odd, o yung even numbers dito ay mga orange. Tapos yung odd numbers ay color blue. So mas mabilis natin mapapansin yung pinaka-pattern niya. At ano yung pinaka-lumabas, guys? Di ba kahawig siya ni, sinong kahawig niya? Si Sierpinski triangle kahawig niya. Kasi mapapansin mo, lahat ng even number, buo-buo siya ng mga triangle. Diba kanina, meron din gano'n, may mga triangle sa loob ng isang triangle. So, nabubuo niya yun. Ayun, na Sierpinski triangle. Okay? Ito pa, another example. Ayan, another design of Sierpinski triangle. More detailed naman siya. Okay, so those are examples of geometric designs. So, ano yung tatawag na fractal tree? So, kaya sa tatawag na fractal tree, syempre mag-utilize din tayo nung
sariling mula sa sarili niyang shape or pattern, uulit-ulitin natin. Pero dito, magpo-form na tayo ng parang ang image niya ay tree. Kaya mapapansin niyo guys, ayan o, diba? Para siyang puno. Okay? From the most basic, kumbawa, dalawang twig lang siya, nagkaroon siya ng series of twigs hanggang maging parang puno na siya. So this is an example of fractal tree. Okay? So sa couch snowflake naman, dito madali lang kasi meron kang isang triangle, okay? Tapos nag-shade ka ng inverted triangle kung saan makikita yung ano, yung mga sides niya na nakalabas, o yung mga corners niya. Okay? Tapos i-divide natin yung mga outer side noon into thirds, kaya ang nangyari is ganito na guys, nagkaroon siya ulit ng mga corners na visible doon sa mga nagawang corners. So, unang triangle, lalagyan mo ng corners doon sa mga sides niya. Tapos yung magagawang sides ng mga corners na yun, lalagyan mo ulit ng corners ng triangles. Kaya napansin nyo, ayun, nagkaroon siya parang mga thorns, diba? So, sa middle lang yon, sa middle part. O which middle part gagawin? So, ang daming patterns, guys. So, kaya pag nirepeat niyo daw yung pattern, yung ano na yun, pattern na yun, ito yung ano, dito kayo magka-count up sa pattern na to. So para siyang snowflake, okay? Kaya nga pala siya, kaya siya tinawag na snowflake kasi magka-count up ka sa parang gabutil o ganyan kaliit na, sobrang liit na flake ng, kasi flake lang eh, okay? Flake ng snow. Kasi pag sinoom mo siya, ganyan siya. Sa mga microscope, pag sinoom mo, ganyan yung shape nung snowflake. So, next naman, dito tayo sa word patterns. So, sa mga words, meron din tayong mga patterns, hindi lang sa mga figures, okay? So, often, in mathematics, education, we forget how many connections we can make to language arts. So, nakakalimutan natin, kasi pag language lang, walang language, walang math. Pero hindi ganun. Meron din mga sukat ang mga language, katulad nga ng poems. Kasi diba, pag poems, merong mga sukat yan, okay? Kung 4x4 ba siya, by stanza, 2x2. So, iba-iba yun, guys. So, ito na yung mga example. Yung una, yung analogy. So, analogy compares two different things. So, meron tayong dalawang things, magkaiba. So, compare natin siya by breaking them into parts, okay? Into parts for us to see how they are related. Kasi nga naman, para mas maintindihan natin kung how they are related, we should broken them into parts. So the colon stand for words. Pag nakita kayo ng colon, they are words. And single colon reads as to is to. Pag sabi mo kasing single colon ay, ano, single colon, yung tuldok at, ano, tuldok, okay? Is to ang ibig sabihin nun. So double colon read as. Okay? Reads as. Okay? So, papansin nyo, paano siya babasahin? Yung una. So, mother, home. Ibig sabihin, mother, home. Mother is to home. Ganyan ang pagbasa nun, guys, ha? Mother is to home as. So, pag dalawang colon, as yun. Kaya nga, reads as. So, mother is to home as teacher, ano, is to school. So, ganun yun. So, mother is to home as the teacher is to school. So, andito yung pagbabasa. Okay? So, rhyme scheme naman. In the rhyme scheme's pattern at the line of the poem or song. Ito na nga yung sa mga rhythmic pattern. Pag sinabi mo kasing rhythmic, nauulit-ulit. Katulad na nga lang itong haiku. Kasi, ang haiku kasi guys, isa siyang poem na dinevelop o nag-originate sa Japan. Kasi ang haiku ay meron lang 3 lines. Okay? Tapos itong example natin ay merong 17 syllables divided by into 3 lines, okay? 5 7 and 5. So yung 17 syllables na 'yon, yung unang line ay may 5, yung second ay may 7, and yung third ay may 5. So meron siyang measurement, guys, kahit language siya. Especially sa poem, nakikita 'yon. Then next is a number patterns. O, tapos na tayo sa words, sa patterns naman ng numbers. Ito more on, ito na yung pinaka-inexpect nyo pag numbers, math, diba? So,
The given sequence numbers to may given 11, 17, 23, 29 to 53. The following figure helps to understand the relationship between the numbers. So itong figure na to, guys, mas tinutulungan niya tayo makita yung relationships ng mga given numbers na yon. Bakit? Kasi pinapakita na meron siyang sequence. Ano yung sequence niya? Nag-i-increase siya ng 6, okay? So it means the addition of number 6 to the previous number gives the next number. Meron na siya kasimple. Makikita yung pattern. Okay? So hindi naman always plus 6 yun. Pwede rin minus or other numbers. Okay? Multiplication, division. Okay? So other examples. Ito yung mga other examples. What comes next in the sequence 1 to 5 hanggang 26? So mapapansin nyo, yung sa pagitan nila, meron siyang increasing odd numbers. Si 1 naging 2 kasi nga, yung unang odd number ay 1. Tapos si 2 naging 5 kasi nga, yung sumunod na odd number ay 3. Hanggang sa 26 na. Okay? Napansin nyo ba, guys? Yun yung sequence sa numbers. Kasi may mga tanong na ganito, di ba? Sa mga aptitude test. So dapat, marunong kayo mag-analyze nito. Okay? Number 2, what comes in the sequence? O dito naman, papansin mo na nagma-minus. Bakit? Kasi decreasing siya. Okay? From negative 1, papuntang 2, negative 3, hanggang negative 6. So nagma-minus-minus tayo. Okay? So makikita niyo yung mga sequence na yun. Number 3, what is the missing number? Ito naman, ano ba yung value ng x? Okay? Dito sa sequence na to. So the item follows the same pattern as the first example. So pareho lang siya nung una nating example. Ano ba yung unang example? Yung pagitan niya ay pinaplus natin ng mga odd numbers. Okay? Kasi yung pagitan ng 1 tsaka 4, ang pinaplus natin ay 3. Tapos yung pagitan ng 4 tsaka 9, ang pinaplus natin ay 5. Then, ang magiging pagitan ng 9 dapat at tsaka ng x ay 7. So, pa-plus ka lang ng 7 kay 9, kaya naging 16. So, dapat analytical kayo sa pag-determine ng mga patterns na yon. Okay, number 4, determine the value of r and s in the following patterns. So, ano din mga value niya? Ito medyo mahaba na. Okay? So, dito, we can observe that each number in the sequence is decreasing by 4. Tama ba? 19 naging 86 to 82. So, nag-decrease siya ng 4. So, since the number before r is 62, minus 4 lang. Kaya si r ay 58. Si s naman ay 46. Sandali lang niya, okay? So, if the number 4 is an example of arithmetic sequence, where the difference between the two consecutive terms is called the common sequence. So, pag makakita kayo ng guys, arithmetic siya. Arithmetic sequence ang tawag sa kanya. And yung difference nila is yung tinatawag na common sequence. O may tinatawag din na geometric sequence. Ano naman to? A sequence where a term is multiplied by a constant. So pag nag-multiplication na tayo, gamit ng isang constant, geometric na yon. Tinatawag yun na common ratio, yung pinag-multiply, to get the next term. So the following image shows the geometric sequence with 3. Okay? A whole number and half a fraction as common ratio. So, ganun yung tatandaan nyo, guys. Kapag addition, subtraction, arithmetic yun. Kapag geometric, may minumultiply na constant. Pansin nyo, sa pagitan ni 4 and 12, nagmultiply ng 3. Sa pagitan ni 12 and 36, nagmultiply ng 3. So, ganun, guys, yung pattern. Okay? O, yung next example, nagmultiply naman ng 1 half. Okay? So there are other types of number patterns aside from arithmetic and geometric. Siyempre, meron pa pang iba. Ito ang tinatawag na triangular numbers. So ano ba ito? So the terms of triangular sequence are related to the number of dots needed to create a triangle. Kaya nga siya tinawag na triangular numbers. So gagamit na dito na ng triangle. So we will begin forming a triangle with 3 dots. Tatlong dots. 1 on the top, 2 on the bottom. The next row would have 3 dots. Okay? Making a total of 6 dots. Kaya dito sa example natin, napansin nyo, kung nagsimula tayo sa isa, okay? Napansin nyo, may bubuo siya ng
triangular pattern. Okay? Kasi nga sa una, ano, mula sa 1 naging 2. Tapos, nagdadagdag lang siya ng, ano, ng 1. Okay? So, following row would have 5 dots. Okay? A total of 15 dots. Therefore, a rectangular triangular sequence begins with 1, 3, 6, 10, 15. So, pag sinabi niyong triangular, yan yung, dyan siya, nakabase. 1, 3, 6, 10, 15. Okay? So, hindi lang siya add, hindi lang siya even. Kasi, magkahalo siya under ng triangular pattern. Okay? Next naman is si square pattern, square numbers pattern. So, in a square number sequence, the terms are the squares of their position. So, mag-i-square naman tayo dito, guys. Okay? So, a square sequence would begin with this. So, ano napansin niyo dito, guys? So, una 1, naging 3. Sumunod ay naging ilan? 5. Okay? 5. At yung mga shaded. Sumunod naman ay naging 7. Okay? Pero, ang nangyari dito, guys, ay yung mga yun ay ipa-plus natin dun sa nauna. Okay? Yung mga add na iyon. Okay? Dito, nag-plus tayo ng 3, sumunod 5, sumunod 7, dito naman 9. Okay? So, pa-plus-plus lang natin yun para makuha natin yung pinaka-sequence. Kaya kung pansin nyo, pag nakita kayo ng 1, 4, 9, 16, 25, under siya ng square number sequence. Okay? So, sa cube numbers naman. Sa cube number naman, syempre, i-cube natin yung position niya. Therefore, a cube sequence starts with 1, 8. Bakit naging 1, 8, 27, 64, 1, 25? Okay? Kasi 1. Okay? So, ang i-cube natin sa kanya is 2. Yung sumunod sa kanya ay 2. So, 2 cube is, ano? 8. Tapos naman, 8. Ano sunod kay 8? Ang sunod kay 8 ay 9. So, 9 cube is, ano, 27. Ganun lang, guys. Iko-cube natin. Sabihin, the number raised to 3. I-multiply mo yung number na yun, 3 times. Okay? Yun yung pattern niya. Pansin nyo? O, dito tayo sa Fibonacci numbers. Ay, ito na yung Fibonacci numbers na kanina pa sa nature na nakikita natin. Okay? Ano to? Meron tayong activity 1. Oh, ito na pala guys, natapos na natin yung first session natin. Okay, so itong activity number 1 is to be submitted along with the pretest next meeting or next week. Okay? So ilalagay niyo lang ito, answer only. Okay? Answer only. Ilalagay niyo lang sa Word. Okay? At ito na susunod yung Fibonacci sequence. So, dito na yung papasa, sir. Sa next week na, okay? Kasi per week tayo eh. Tapos itong, Tapos itong the nature of, Fibonacci sequence, next meeting natin siya i-discuss. Siguro kaya na natin tapusin yan, next meeting, lahat ng yan. Kasi nakakalahati na tayo eh. Papansin nyo, nakakalahati na tayo. Okay? So, mapapansin nyo guys, kada activity, merong learning activity. Okay? Ayan ang kada activity. Halimbawa itong Fibonacci sequence. Pagkatapos na lang natin dyan next week, another na naman. Okay? Another learning activity na naman. Activity 1.2. Okay? And, change ka natin ha. So, 9 hours kasi tayo dito, guys. So, ay 12 hours, sabihin, 4 na meeting tayo. Okay? Ayan, kaya mapapansin nyo, meron siyang 4 na learning activity din. Diba? Naintindihan ba? So, yung learning activity para sa diniscuss natin ngayon, ipapasa next week. Okay? May tanong ba? Yung pretest po, sir. Next week na din po yung papasa yun. Ha? Valid dalawa po yung papasa. Next week din. Valid dalawa po kayo. Oh, dalawa. Kailangan yung makita sa iyo. Opo. Oh, mapapasa nyo. Kasi di ba guys, kayo lahat ay asynchronous kayo, AOL kayo. Okay? Tama ba? Dalawa lang yata yung ano nyo. So, isasabay na natin yung dalawa nyo sa asynchronous. Okay?
Kaya ganun. Hindi natin uubusin yung oras nyo na 3 hours. So, pag 3 hours tayo, 1 hour lang lagi tayo. Okay? And then, 12 hours siya. Sabihin, di-divide natin yung 12 hours sa 3. So, 4 meetings yung isang module. Okay ba? Gets? Apo, sir. Thank you po. Gusto nyo, pag-aralan nyo naman mas maaga para mas madali. Okay? Sige po. So, lahat ba ng... lahat ba sa inyo ay nakapag-attendance na? O hindi pa ito, send quality attendance. Ako po, sir. Magtanong na kayo ngayon. Yung mga wala nang tanong, sige, kung nakapag-attendance na, pwede na kayo mag-leave ng meeting yung natin. Yung activity po ba, sir? Okay, salamat. Ay, na kayo. Ilalagay niyo po siya sa ano, sa to-do. Yes, oh, magpo-post ako dun guys sa classroom natin. Pag-post ko dun, i-click nyo lang yon, then i-attach nyo lang yung activity na yon. Ilagay nyo na lang sa Word, pwede lang sa Word, answer only. Opo, sir. Maraming salamat po. Okay. Opo. Sir, basta po ba naipas po yung pretest, 100 na po yun? 100 points na po. Oh, sa pretest naman guys, 100 na kayo dun kasi i-compare ko lang yung siya natutunan nyo. Okay? So, huwag nyo masyadong seryosohin yun. Para ba, maging honest kasi kayo doon, may sagot na doon, dapat maging honest kayo. Kasi wala namang ano yun, bearing yun, 100 na yun pag nakapagpasa kayo. I-measure ko lang kung ano ba yung natutunan nyo before and after ng ating klase, okay? May po. Ito pa bang ba? Sir, saan po ba kayo laging active? Sa email po ba o sa Facebook? Sir, pagka wala po ko na intindihan. Sige po. Pagka po, sir, wala po ko na intindihan. Oh, pwede kayo mag-chat. Tapos yung replay nito ay i-upload ko naman, papanoorin nyo. Okay? Recorded to guys, ha? Recorded. Mapapanood nyo ulit. Okay? Sa free time nyo. Saan nyo po i-upload to, sir, yung record? Siguro sa, pwede na siguro YouTube, okay? I-upload ko na sa YouTube kasi bibigay ko yung link. Bibigay ko yung link sa inyo. May tanong pa? Wala na po, sir. Sir, thank you po. Sige, kung wala ng tanong, pwede na mag-leave. Meeting. Opo, thank you, sir. Ano po? Keep safe, sir, and ingat lagi, sir. Thank you. Thank you, Ryan. Ingat.